Muli, magandang araw sa inyo mga tol. Ngayon ay ika-apat po ng Pebrero 2022 o 94 days na lamang, May 9, 2022 national and local elections na. Patuloy po nating suportahan ang kandidatura ni Bongbong Marcos at ni Mayor Inday Sara Duterte sa pagka-presidente at pagka-vice-presidente. Isama na din po natin ang senatorial unit o slate, senatorial slate ng unit team na sina Herbert Bautista, Jinggoy Estrada, Larry Gadon, Win Gatchalian, Loren Legarda, Rodante Marcoleta, Harry Roque, Gibo Chodoro, Mark Villar at saka si Mig Subiri. Sa kasalukuyan, excuse me, 10 pa lamang po ang bilang ng senatorial slate po ng unit team. Sa kadahilanan yung dalawa pa po ay hindi pa officially announced ng nina BBM at ni Mayor Sara. Hintayin po natin yan sa mga susunod na araw sapagkat malapit na po ang official campaign period and I believe bago po magsimula yan, i-announce po ni BBM at ni Mayor Sara kung sino pa po yung dalawang senatorial aspirant na makakasama po sa unit team. Sa araw po na ito mga tol, pag-usapan po natin ang patuloy na big deal issue dito po sa mga kalaban ni BBM sa politika. Ito po yung hindi pagdalo ni BBM sa paanyaya ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas kung saan nga po ito po ay dinaos ngayon pong alas 9 ng umaga sa iba't ibang radio and television network ngayong araw nga po na ito. Ang dahilan naman dyan ay simple lang, conflict of schedule lamang mga tol. Pero ang pinakamaganda kasi dito, makikita po natin talagang naninindigan na po si BBM dahil alam naman natin na ito pong mga moderators dito po sa nabanggit po na presidential forum ay talagang ipinakita na po nila ang kanilang kulay at yun po ay ang pagiging bias kay Bongbong Marcos ng mga nakaraang interview sa pangunguna nga po nitong si Karen Davila. Yan po si Karen Davila ay talaga pong bias yan against Bongbong Marcos. At ang siguro isa sa pinakamagandang balita na may kaugnayan po dyan, bagamat hindi po nakapunta si Bongbong Marcos dyan po sa pagkakataon na yan, eh meron naman pong pagpapaunlak na ginawa si BBM dito po kay Corina Sanchez. Alam po natin na si Corina Sanchez ay asawa po ni Mar Rojas, ang isa po sa mga tumayong leader ng Liberal Party. Kaya naman, hanggang sa kasalukuyan ng Liberal Party ay very critical pa rin po kay Bongbong Marcos. Siguro mas makikita po natin dito ngayon kung ano yung mga magiging stand ni BBM sa mga maaaring ibatong tanong ni Corina Sanchez patungo nga po dito kay Bongbong Marcos. Abangan po natin yan sa kanyang YouTube channel. I-premiere po yan sa YouTube channel po ni Corina Sanchez. Ngunit hindi ko pa po alam kung kailan po yung particular na araw at oras. I-update na lang po natin kayo kung sakasakaling meron na po tayong information regarding po dyan sa naging panayam na yan ni Corina Sanchez sa ating minamahal na si Bongbong Marcos. Bago tayo magpatuloy, binabati ko po kayo mga tol ng isang magandang araw sa loob at labas po ng ating bansa at humihiling din po ako na sana po ay i-share po ninyo itong ating live streaming. Huwag nyo din pong kalilimutang mag-like and share of course dito po sa ating Facebook. Kasama na rin po ang ating YouTube. Paki-follow din po kami sa ating YouTube channel para mas mapalawak po natin yung ating ginagawang pangangampanya para po kay Bongbong Marcos. Okay? Water muna tayo mga tol. Medyo hindi maganda yung aking lalamunan ngayon eh. Going back sa ating pinag-uusapan mga tol. Ito pong nakikita nyo muli sa larawan, yan po yung interview ni Corina Sanchez. At katulad ng sinabi po natin kanina, abangan po natin yan sapagkat diyan po natin makikita yung mga maiinit na issues maaaring sagutin ni BBM kaugnay nga po doon sa mga nakaraang issues particular nung pamamahala po ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Okay, Cecil Agustin, shoutout muna tayo mga tol. Good morning po, top one watching from Malaysia. Si Erap Gaspar, nandyan din, BBM Sara tayong lahat, solid BBM. Si Rose B. Hook, may interview si BBM Karina kaya hindi nakadalo sa KBP. Hindi po, hindi po yan magkasabay. Iba po yung panahon na na-interview si Corina, na-interview ni Corina si BBM. Hindi po yan ngayon. Ses G,
Shoutout sa iyo si Michael Paras, top 1 solid BBM Sara. Eva Lazaro, we support BBM all the way. Cecil Agustin again, andyan si Bibian Basalo Dayaw. Mga walang marunong pag-iisip, mga Olga Francisco, shoutout po si Marilim, shoutout po sa inyo. Si Lenny Pedrinha, hello din po sa inyo. Okay, si Esme Bengson, hello din po. Nenita Bukat, shoutout po sa inyo. Salamat sa pag-share, Tol Nenita Bukat. Ha. Maraming salamat talaga mga tol sa mga nag-share po na ating mga manonood. Salamat po talaga. Si Rodora De Vera, solid BBM. Evelyn Durana Timtim, nandyan din po. Si Rexy Libao Bernal, bakit sila gigil na gigil kung hindi naka-attend si BBM? Anyway, it's his gain or loss. Tama. Let the people judge according to his achievements and not to interviews. Tama po yan. Si Lenny Pedrinha, nandyan din po. Si SG, hello. Esme Bengson. Mickey Suzuki, good morning sa'yo, tol. Ha? Si Esther Godoy. Aaron Abiel. Esme Bengson. Ethel Liberato. Wira Cody. Gemma Aquino, Bong Pineda, Elmi Narvaez, and Christina G. Wolpert. Okay, unahin po muna natin yung hindi magandang balita dahil nga po ginagamit ng mga kawatan ang pangalan po ni Bongbong at ni Mayor Sara. Ito po ay may kaugnay doon sa report na nagkakaroon daw po ng mga manluloko at nangihingi po ng pondo in the name of Bongbong Marcos and Mayor Sara. Yan po ay hindi po totoo. Wala pong anumang solicitation na isinasagawa ang unit team sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Kaya naman, nung makarating po yan sa kaalaman ng kampo po ni BBM, yan po agad ay pinagbigay kaalaman nito sa ating mga otoridad, particular po sa ating Philippine National Police at yung unit po nito na Criminal Investigation and Detection Group. Kaya naman, nito pong February 3, yan po ay nagresulta sa pagkaka-aresto po ng dalawang tao na kawatan ng loloko po ng kapwa at ginagamit po ang pangalan ni Bongbong Marcos. Ito po ang balita. Manila, Philippines, two officials of a non-government organization were apprehended in Quezon City on Tuesday for allegedly soliciting campaign donations using the names of presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and his running mate Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Ang mga akusado po, sila po ay sila Rolly Balason, 53 years old, at si Reynaldo Leonin, isang senior citizen na ang edad po ay 64, vice president and facilitator respectively of the so-called Bangon Bagong Maharlika. Sila po ay naaresto ng mga kawani ng Criminal Investigation and Detection Group sa Barangay San Bartolome. Paano po sila naaresto? Sa pamamagitan po ng entrapment. Okay, naniniwala po kasi yung complainant na siya na po ay naluloko dahil paulit-ulit na daw po itong nanghihingi sa kanila para daw po sa kandidatura ni na Bongbong Marcos at ni Mayor Inday Sara Duterte. Kaunting paliwanag lang po kung ano po ang ibig sabihin ng entrapment. Ang entrapment po ay isang legal na kaparaanan na ginagamit po ng ating mga otoridad, partikular ang ating law enforcement unit, katulad po ng PNP at NBI at iba pa pong mga agency ng ating gobyerno na meron pong law enforcement power. Yan po ay constitutional sapagkat sa pamamagitan po ng entrapment, nahuhuli po in flagrante delicto or yung tinatawag pong caught in the act, sa Tagalog, huli sa akto, ang isang gumagawa po ng krimen. Halimbawa, kapag siya po ay nanluloko, ang mangyayari po dyan ay ibibigay yung proceeds na kanyang layunin na lokohin. Pagka tinanggap po ito nung manluloko, darating na po yung pagkakataon na magbibigay po ng senyales yung mga undercover operatives at doon na po aarestuhin yung tao in flagrante delicto o huli sa akto. Sa mga pagkakataon na ito, dalawa po ang kinaso dito sa mga akusado. Yun po ay yung estafa o yung panluloko. At yung ikalawa po, yung Presidential Decree 1564. Ito po yung paglabag
sa tinatawag po na solicitation permit law. Kasi ganito po yan, lahat po ng uri ng solicitation, lalong-lalo na kung ikaw po ay nabibilang sa isang organisasyon, kinakailangan mo munang mag-secure ng permit mula po sa ating Department of Social Welfare and Development para ikaw po ay makapagsagawa ng solicitation sa iyong charitable or public welfare purposes. Yan po ay nakapaloob sa Presidential 1564. Matagal na po yung batas na yan. Yan po ay naipasa pa nung panahon po ni Pangulong Ferdinand E. Marcos noong June 11, 1978. Kaya naman, kapag ka may mga individual po na nagsusolicit, una po nating alamin kung sila po ba ay binibigyan ng karapatan ng batas. Parang hindi po tayo maloko. Dahil tulad po ng mga tao na ito, maaaring napakalaking halaga ang kanilang naloko sa mga naghahangad lamang na sumuporta sa kandidatura ni BBM. Sapagkat ngayon po ay panahon ng politika at sigurado po tayo na kapag ka ang isang individual may kakayahang tumulong sa isang politikong kanyang nagugustuhan, eh gagawin po nito ang pagtulong. At yun po yung sinamantala nitong mga akusado po na ito sa katauhan po ni Rolly Balason at saka si Reynaldo Llorin. Kaya paalala po sa publiko, huwag po tayo basta magpapaloko. Okay? Balik po muna tayo ulit sa ating comment sections. Punta po tayo muli sa ating comment sections. Nasaan na po tayo natapos? Yan, si Aaron Abiel, Esme Benson, Ethel Liberato, Gemma Roa Aquino, Bongbong Bautista Pineda, Elvin Narvaez. Yan, si Christine G. Wolpert, si Japanese character number one daw ang lugaw, kinakalat ng mga utak lugaw kahit anong gawin nila, solid BBM, Sara Uniteam. Si Ray Anthony Palomo, paulit-ulit lang ang tanong, mga tanong ng KBP na tanong nasa DCRH at Boy Abunda. Si Ray Magallanes Ricamunda, good morning everyone, thanks God for keeping safe and healthy always to BBM, Sara Duterte Uniteam. Solid support tayo. Si Sol Fernandez, pinagdiinan na naman yung nakaw daw kuno ng mga Marcos. E yan, pag-uusapan po natin yan. Si Ledo de Guzman. Ito naman, si Isidro Senyar Mercado, wala naman pong nagpapabagsak kay BBM, pinuna lang ang umaatras siya sa debate. Talaga, yung pagpuna ng pag-atras sa debate, yan ay paraan ng pagpapabagsak sa kanyang kandidatura. Paano mo pineframe, paano nyo pineframe ang balita? Di ba pinalalabas nyo na duwag si BBM? Pinalalabas nyo na yung hindi pagsipot ni BBM ay kawalan ng taong bayan. Nagkakamali kayo. Eh, aatiran nga si BBM. Ay, in fact, nagkaroon na nga po ng interview si BBM kay Corina Sanchez, asawa ng isa sa mga pinuno ng Liberal Party. How come naduwag o pinalalabas nyo hindi mailalatag ni BBM ang kanyang mga plans and program? Inuulit po namin, yan po ay kaparaanan para pabagsakin ang kandidatura ni Bongbong Marcos. Hindi po mali yung aming titulo sa live streaming na ito. Eva Lazaro, yan. Better not to attend. Johnny Lameg Bulyoso, good morning din po. Si Rodolfo Barrioga, good morning po. Ladi Fernandez, Fernandez, gandang tanghali. Sona Berafer, nadakip na yon noong isang araw. Bangon Cagayano, Esme Benson. Nako, ginagawa nila lahat para pabagsakin yung idol natin. Salamat tapon sa update mo sa amin. Salamat din po si Esther Godoy. Ingat po tayo sa mga manloloko guys. Si Medi Ramos, BBM Sara lang tayo kahit hindi dumalo sa interview. Mas maigi na hindi dumalo si BBM sa interview kasi may tanong naman sila about sa nakaw daw ang mga. Rebecca Alnag, sigurado po nadadami ang pagpapabagsak kay BBM. Lord, ikaw na po ang bahala sa kanila na wala namang ginawa kundi manira ng kapwa nila. Si Alfredo J. Sumera, just keep on with your blogging. Salamat po. We are sincere and diehard BBM Sara supporters. Si Rexy Libao Bernal, hina umintindi, magbasa-basa naman sila. Sinabi nga walang napatunayan nagnakaw. Si Ethel Liberato Weir Cody, nakakainis talaga. Meron na namang nagtanong tungkol sa ill-gotten wealth ng mga Marcoses. Eh kaya nga po, dapat hindi nyo na po pinanood yan
makakadagdag pa po kayo doon sa views. Ako hindi ko na po pinanood yan. Nag-aabang na lang po ako sa mga caption po to. Hinggil po dyan. Mami Imelda Umil Tolentino, shoutout po sa inyo. Memi Baha, Esme Bengson. Kainis yung isang kandidato, nakaw na yaman na naman sinasabi yan. Florentina Santos, Jaime Ignacio, hindi naman yun ang pinaka-important. May mga kaalaman, kalaban lang ayaw matalo, tamaan din yan sila ng kidlat. Iwasan po natin yung magkikurse po ng tao, mga tol, ha? Noli, Joel, Notorio, wag na lang pansinin ng mga antay na yan. Frustrated na kasi sila sa nakikitang rating ni BBM. Si Lidge Oz, nandyan din. Glenn Resurrection, Edwin Apigo, kahit ano pang gawin nilang paninira, hindi na magbabago ang kasaysayan ng mga Marcos. Ang siyang mag-aangat ng bansang Pilipinas at masaganang pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino. Si Len Pudge, Daisy Inigo, Bebe Force. Yan, okay? Balik na tayo sa ating pinag-uusapan, mga tol. Punta po muna tayo dito sa pahayag nitong si Leo D. D. Guzman. Itong si Leo D. D. Guzman, ito po ay kumakandidato bilang presidente at independent yata ito. Hindi ko alam kung ano po ang partido na kinabibilangan nito. Pero ito po ay may kaugnayan sa mga grupo o aktivista na lumalaban po sa ating gobyerno. Nasa labor sector po iyan si Leo D. D. Guzman. Ang kanyang naging pahayag dito po sa ginawang forum ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas ay, quote, naway mag-isip-isip ang masa na sumusuporta kay Marcos Jr. Una, huwag mong i-discriminate ang masa at saka ang ibang mga individual na meron pong kakayahan sa buhay. Hindi lamang masa ang sumusuporta kay Bongbong Marcos. Marami pong mga kilalang individual, particular celebrity, ang sumusuporta kay Bongbong Marcos. Nandyan po si Director Paul Soriano, ang asawa nitong si Tony Gonzaga, si Elizabeth Orpesa, ang singer na si Sara Jeronimo, at napakarami pa pong iba. Kaya wag po ninyong i-discriminate na ang tanging sumusuporta lamang kay Bongbong Marcos ay ang masa. Pero of course, marami po talagang naniniwala na masang Pilipino at naghahangad ng pagbabago sa pamamagitan po ng paghalal kay Bongbong Marcos. Yan. Tuloy natin. Kung sa simpleng pagpapahayag at palitan ng mga idea ay umaatras na, no. Hindi po yan simpleng pagpapahayag at pagpapalitan ng mga idea. Yan ay particular sa pagkikriticize pagkadumalo po dyan si Bongbong Marcos. Alam naman natin kung ano na yung itatanong sa kanya dyan, ang nakaraan, ang paulit-ulit na pag-open sa nakaraan sa mga ill-gotten wealth, sa martial law, sa kasinungalingan, at iba pang mga bagay na paulit-ulit na pong sinagot ni Bongbong Marcos sa nakaraan. Kaya yan ay hindi po ordinaryong o simpleng pagpapahayag at palitan lamang ng mga idea. Kaya umatras si Bongbong Marcos, hindi dahil siya ay duwag. Siya po ay merong ibang commitment. Yan po ang paliwanag ng kampo ni BBM dyan. At huwag kayong maging privilege. Ha? Porkit hindi kayo inatenand ng tao, nagkanda ngawa-ngawa na kayo sa publiko, ano bang mawawala sa inyo pagka hindi pumunta dyan si BBM? Di ba wala naman? Sa katotohanan nga, dapat matuwa pa kayo dahil nababawasan yung exposure ni Bongbong Marcos dahil hindi po siya dumalo dyan. At mas mabibigyan po kayo ng pagkakataon na mailantad nyo kung ano ang mga layunin sa ating bayan. Pero parang hindi yata ganun ang intention ninyo eh. Kasi whether you like it or not, totoo po itong aking sasabihin. Ang forum po na yan ay pinagkakakitaan. Yan po ay merong mga advertisement na nagbayad para po panoorin ng tao habang isinasabay po dyan sa ginawa niyong presidential forum. Yon ang maaaring naging kawalan, lalo na po sa mga network na nag-organize po niyan sa pangunguna nga ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Ikaw naman, Leo D. D. Guzman, bago ka magsalita, dapat alamin mo muna kung ano yung circumstances sa sinasabi mo. Tuloy pa natin na kanyang sinabi, paano pa sa mabibigat na mga desisyong kaakibat ng pagiging pangulo? Oh, come on. Napakarami ng beses na sumagot si BBM
sa mga senaryo na maaaring mangyari. Eh di ba umattend ka ng DZRH? Bakit ikaw? Di ba natanong ka din doon ng mga senaryo na maaaring maitanong sa iyo, na maaaring mangyari kung ikaw ay nakaupo bilang presidente? Yon ay sinagot ng napakagaling, napakahusay ni Bongbong Marcos. I do not know kung paano mo yung sinagot kasi hindi naman kita kailangan panoorin. Naniniwala ako sa iyo, Leody de Guzman, na wala kang magagawa sa ating bansa kung hindi magngak-ngak sa taong bayan. Ikaw ay nararapat lamang diyan sa area mo, maging aktivista. Pero ang mamuno sa bayan, hindi ka nararapat. Buti nga na pagbigyan ka pa na mapabilang sa 10 presidential aspirant at mailagay ang iyong pangalan sa balota. Talaga nga naman, no? Huwag ngak-ngak ng ngak-ngak. Sabi nga ni Bongbong Marcos, wala siyang panahon sa ngak-ngak. Mas uunahin niya ang mga importanteng bagay katulad po ng mga provision kung paano po maiibsan ang problema ng ating mga kababayang Pilipino dulot po ng pandemya. Isa lamang po yan sa magandang layunin ni BBM na kapag siya po ay nahalal, immediately bibigyan niya po ng mabilis na katugunan kung paano maiibsan ang paghihirap na dinadanas po ng ating mga kababayang Pilipino, partikular yung mga nawalan po ng trabaho dulot po ng pandemya. Okay? O, lagpasan na natin ito si Leody de Guzman. Pumunta po tayo naman dito sa balita na ito. Pero before that, babalik po muna ako sa comment sections. Si Romeo Pangilinan Magpayo, sino ba yung de Guzman na yan na puro batikos at kontra sa ginagawa ng gobyerno? Lakas naman ang loob. Jam Morales, good afternoon din po. Si Rona De Quiros, distancing yourself from people who provokes your mental peace is not cowardness. Tama. It is called self-care. It is BBM's right to protect himself from people who incriminates him. Tama yan. Si Mickey Suzuki, nandyan. Elizabeth Giray. Si Rexy Libao Bernal. Focus sila tuloy ko na lang dito sa kabila. Di ko magets eh. Rebecca Castañeda Palakay. Ano ba ang feeling ng taong Leody nito? Yan. Si Dina Franco. Okay. Sino pa? Si Roy Wee. Ito, si Romeo Pangilinan mas Magpayo. Correct, puro question to discredit BBM lang ang gagawin ng mga yellowish at mga unworthy candidates. Ricky Laroco, magandang hapon din po sa inyo. Diane Agnes, hindi kasi sila kikita ng malaki kapag wala si BBM, kaya hinahanap ng mga tao. Batang Kangkalo, shoutout din sa iyo. Si Rowie, Bernard Mariano, Lexi Bernal, eto si Bernard Mariano. Bakit ano ba ang feeling ng hindi pagsipot ni BBM sa inyo? Apektado ba kayo? Si Rexy Libao Bernal, pag wala si BBM, mahina ang revenue ng organizers ng forum kasi nabawasan ng viewers nila. Beth Bush, kaya di ko napanood yan sa KBP, puro lang paninira at pangusga gagawin nila. Okay? Si Bernard Mariano, makipagpustahan ako, hindi aabuti ng 100,000 ang boto ni Leody de Guzman. Si Daisy Inigo, hindi rin po ako favor sa maramihang candidates interview. Mas maganda if single candidate interview. Nakakaumoy lang dahil hindi nawawala ang topic about decades ago issue na paulit-ulit na nilalabas since kumandidato from the start sa government national post si BBM. No matter what, Marcos pa rin. Okay, si Bullseye Cruz, nandyan, Concepcion Aranguren, Ricky Laroco, Delna Urmatam Villar, si Bing Mercado, Diane Agnes, Ray Anthony Palomo, Evangeline Cinco, Raquel Montaliana, shoutout po sa inyong lahat. Ito si Ophelia Aguinaldo. Kaya po hindi umaten si BBM sa KBP. Meron siyang interview kay Corina Sanchez, sabi ni Erwin. Hindi po ngayon yata yun. Ano? Pero kung nagkakamali ako, okay lang po kung nagkamali ako. Ang pagkakaalam ko, tapos na po yung interview na yun eh. But anyway, ang mahalaga, hindi inatinan ni BBM yung interview ng KBP. Yun po ang pinakamahalaga sa akin bilang supporter ni BBM. And naniniwala ako na majority of you will agree na hindi po kinakailangan umaten dyan ni Bongbong Marcos. Okay? Yan. Muli, salamat po sa lahat po ng ating mga manonood. Pakishare po ninyo itong ating live streaming. At para mas mapalawak po natin
yung ginagawa po nating pagpapakalat ng plans and program ni Bongbong Marcos sa ating mga kababayang Pilipino. Balik na po tayo dito. Ito naman po ay may kaugnayan sa pag-appear nitong si Lenny Robredo. Ganito na talaga ang pamantayan ng pagbabalita ng mga mainstream media, no? Kung tutuusin, hindi na ito dapat pang ibalita. Biruin mo, magbabalita sila. Kasalukuyang nakararanas ng mahinang internet connection si Vice President at Presidential Candidate Lenny Robredo habang isinasagawa ang panata sa bayan, Presidential Candidates Forum. Kailangan pa bang ibalita yun? Diba? Unstable signal, Robredo buffers to her presentation in KBP Forum. Eh alam naman ng tao na nanonood sa kanila kung talaga nagbabuffer yung internet connections nitong si Lenny Robredo. Eh. Kaugnay niyan mga tol, meron pang papansing effect ito eh. Yan o, di ba? Ito ay pinost niyang si Lenny Robredo sa kanyang Twitter account na sila daw po ay kinakailangan pang umupa o manghiram ng opisina dyan po sa may airport para lamang maka-attend ng presidential forum. Oh, come on. Parang paawa effect na ginawan ng paraan para makadalo dyan po sa presidential forum na sinagawa nga po ng KBP. Eh di ba, Disyembre pa lamang, alam nyo na yan. KBP nga mismo ang nagsabi na Disyembre pa lamang nagpadala na sila ng imbitasyon para sa gagawing forum ngayong araw po na ito. Bakit hindi nyo kagad in-anticipate yung area na gagamitin ninyo para hindi kayo nagkaroon ng internet problem? O, di ba, isang pa-epal na naman na pamamaraan, ngunit hindi po yan papatok sa taong bayan. Yung lumang tugtugin nyo kasing pagpapapansin, pagpapaawa effect sa taong bayan, hindi po yan makakatulong sa inyong kandidatura. Mas maigi kung pinaghandaan nyo yan at hindi kayo nagdahilan na nandyan kayo sa malapit sa airport at pupunta sa ibang commitment. Impossible naman na hindi nyo i-priority ito kung December pa lamang meron na kayong paanyaya sa KBP. Di ba? Nasaan ang logic doon? Nasaan ang logic? Tapos sasabihin nyo ngayon, buffering yung inyong internet connections dahil bigla lang kayong nanghiram dyan sa malapit sa airport dahil meron kayong iba pang commitment sa araw na ito. Talaga nga naman, no? Ay, nako. Oh, anyways, balik ulit tayo sa inyong mga komento, mga tol. Merong comment pala kanina. Maganda yung comment ng isang viewer natin. Eh. Sabi niya, di ba dapat pagkamahal mo ang Pilipinas, ilalagay mo yung kamay mo sa dibdib? Eh bakit naka-opa? Ang butante ba natin dito sa Pilipinas, mga Koreano? Di ba Korean yung nagpausa ng ganito? O talaga nga naman, no? Kulang talaga sa kakayahan at kaalaman siguro yung PR nito si Lenny Robredo. Eh. Kaya ang nangyayari, instead na maging maganda ang imahe niya sa publiko, nagiging katatawa tuloy siya sa harapan ng publiko. Napakaraming beses na yung paghadukin niya, yung kami-hami wave. Tapos, ano pa, yung pagsusuod ng parang naka-black belt na kimono. Tapos ngayon, ito na naman, opa. Napakaraming mga pagkakataon na instead na maiaangat mo yung appearance sa publiko, lalo tuloy na da-downgrade yung iyong personality. Nagiging katawa-tawa katuloy sa harapan ng mga tao. Sana Lenny Robredo, hindi sa pinapayuhan kita, parang ganun na nga, huwag kang basta-basta sumang-ayon sa mga sinasabi ng PR man mo o kung sino man yung mga nandyan sa PR sections ninyo. Dahil lalo ka lamang nagiging katawa-tawa sa harapan ng tao. Kumuha kayo ng magaling na direktor para mas maging maayos yung inyong presentation sa publiko. Okay? Punta nga muna tayo dito ulit sa iba pang pagkakataon. Nasaan na yon? Wala na yata ano. Napag-usapan na natin. Ito naman, tong Rappler. Mamaya na natin yan. Balik muna tayo ulit sa comment sections. Si Raquel Montaliana, watching from Quezon City, hindi na kailangan umarap si BBM kasi alam na ang plataforma ni BBM, yung Leodinean, lahat ng sabihin niya
ang nasa dulo ay kayamanan nila Marcos, kapal na mukha nila. Si Elvira Narvaez, nandyan din po. Bing Mercado, watching from Japan. Don Edgardo B. Channel, SG, hello host, more power, salamat po. Concepcion Arunguren Sabli. Kayo, hindi nyo maamin na tanga kayo kasi bulag kayo sa katotohanan na si Bongbong Marcos ay wala namang ginagawang mali sa inyo, walang ginagawang mali sa kanyang kapwa, pero durog na ang puso nyo sa galit at hindi kayo mapakali, lalong-lalo na ngayon mananalo na si Bongbong Marcos sa eleksyon. Oh, sino ngayon ang bobo sa ating dalawa, Sabli? Diba? Ipagpaumanin nyo mga tol kung nagyabang na naman ako dito, ha? Ito, si Japanese, hindi ko maintindihan yung kanyang pangalan. Number one, Adilawan Karen at Linggaw pa naman ang host yan. Si Cecilia A. Kabagdi, don't mind the people na walang ginagawa kundi manira ng manira lang ng kapwa kandidato. Si Mimi Susuko, nandyan. Rexy Libao Bernal, inggit sila, gustong-gusto nilang mabawi ang hindi naman sa kanila. Si Medi Ramos, yan. Si Christine Serba, Don B. Channel, Sabli, Victor Mayor, paawa effect at pa-important effect. Ipagmukha sa tao na kahit busy siya ay makakadalo siya. Tama. Helen Suldan, tama ka, Tapuan, hindi, kahit hindi umaten si BBM, hindi kawalan at hindi kabawasan ng taga-support ni BBM bagkus mas lumalakas pa at pinagkakatiwalaan. Si Evangeline Cinco, nandyan, Ruben Mina, Ermer Valera, Christine Angel Serba, matagal na palang invitation, sabi mo dapat inayos ni BBM squad niya. Naku, pakibasa nyo na lamang, i-place ko na lamang sa screen. Kasi lang, nahihirapan po talaga ako magbasa pagka naka-all caps po. Going back, dito po sa ating pinag-uusapan, punta po muna tayo dito sa balita po ng Rappler. Pasensya na po kung hindi ko muna mababasang muli ang inyo pong mga komento. Lagyan na lang muna natin ng ano. Teka lang, meron na namang... Ito, si Renato Lansang. Sabi niya sa inyo, balik tayo dito sa pinag-uusapan po natin. Keiko Chan, shoutout sa'yo, tol. Ito, sabi ng Rappler, where is presidential bet Ferdinand Marcos Jr. today? Eh, bakit nyo ba hinahanap? Di ba galit na galit kayo kay Bongbong Marcos? Bakit nyo hahanapin si Bongbong Marcos? Talaga nga naman, oh, pag galit kayo sa isang tao, huwag nyong hanapin. Di ba? Hayaan nyo na lamang mawala yung tao. Rappler naman eh. Talaga, kitang-kita naman yung pagiging bias nyo against Bongbong Marcos. Bakit nyo hahanapin? Para gumawa na naman ang issue. Oh, nag-tweet ka pa. Ito yung tweet mo, ha. We are monitoring where Marcos is today as candidates face KBP forum. Marcos spokes Vic Rodriguez in interview yesterday. Sabi niya, I quote, basta meron kaming schedule. O ano nga naman ang pakialam nyo? Meron nga namang schedule si BBM. Anong pakialam nyo? Kailangan pa bang ipaalam sa inyo yung schedule ni BBM? Binara ka tuloy dito ni Attorney Vic Rodriguez. Sabi niya, pag merong sortie, nasasabihan naman kayo. But as to details, I don't think I have the duty to disclose it to anyone. 100% true and perfectly said ni Attorney Vic Rodriguez. Si Attorney Vic Rodriguez ay walang obligation sa inyo na sabihin kung ano yung mga aktibidades ni BBM ahead of time. Unang-una for security and safety reasons. Okay? Shoutout sa inyo, Boss Spencer Lacala. Salamat at kahit magkaiba tayo ng paniniwalang politikal, napanagawi po kayo dito sa aming YouTube channel. Going back, dito po sa pinag-uusapan natin, walang obligation sa inyo si Bongbong Marcos. Kung kayo ay reporter at nabibigyan ng pagkakataon na maipaalam sa inyo yung mga commitments nitong si Bongbong Marcos, ipagpasalamat nyo. Yan ay pribilehyo lamang bilang journalist. Hindi po yan obligation sa inyo ni Bongbong Marcos. At sa ngayon, marami ng kaparaanan para mailatag ni Bongbong Marcos ang kanyang mga plans and program sa publiko. Hindi lamang dahil sa inyong mga nagbabalita.
Wala na po tayo sa traditional media. Nasa bagong henerasyon na po tayo kung saan ang traditional media, according to studies, ay unti-unti nang nawawala. Pumapasok na po yung modern day media na tinatawag. At yon po yung mga social media platforms na ginagamit po ng iba't ibang individual sa iba't ibang panig po ng ating mundo. Ito po, itong ginagamit natin, YouTube. Ang Facebook, ang TikTok, ang Instagram, ang Twitter. O diba ang Twitter, baluarte ninyo? Okay lang yan, no worries dyan. Kasi parang ang paggamit ng Twitter para lamang sa mga elitista at mga may kakayahan sa buhay. Kaya karamihan sa mga mahihirap na Pilipino, hindi po masyadong nagti-Twitter. Pero ang pangmasa, ang Facebook, ang YouTube, dahil madaling gamitin at mas flexible sa pagbibigay po ng information. Kaya yung traditional media, inuulit po natin, unti-unti nang nawawala. Dito sa bahay, meron po kaming dalawang TV pero hindi namin ginagamit. Hindi na po ako nanonood sa telebisyon. Ako, ang point of interest ko ay internet na. At doon po ako kumakalap ng mga impormasyon na makakatulong para hindi po ako maging bobo. Kaya yung nagsabi sa akin ng bobo dyan kanina, nakakahiya naman yata sa iyo. Ha? Sa totoo lamang, nabubuhat ko tuloy sarili ko eh. Pero wag na nga natin buhatin kasi nahihiya ako pagka binubuhat ko sarili ko, mga tol. Pero ganito na lang, yung nagsabi sa akin ng bobo, ang pangalan ko, Randy Nabaira. Ipagtanong mo sa area ng aming profesyon, lalong-lalo na sa larangan ng pagtuturo, kung sino si Randy Nabaira. Yan. Sila ang magsasabi sa'yo kung ako ba ay bobo o hindi. Going back dito sa Rappler. Rappler naman, huwag niyong hanapin si Bongbong Marcos. Para saan pa? E pagka nahanap niyo naman, wala naman kayong magandang ibabalita sa kanya kung hindi tatawagin niyo siyang the son and namesake of the late dictator Ferdinand E. Marcos Sr. O di ba? Ganun niyo i-address ang pagbabalita dito kay Bongbong Marcos. At hindi talaga kayo natututo. Sa totoo lang, hindi kayo matuto. Ang nangyayari kasi, habang tinitira ninyo si Bongbong Marcos, lalong nag-uumapaw ang pagsuporta ng taong bayan para dito. Hindi na ba kayo natuto nung panahon ni dating Pangulong, ng dating Mayor at ngayon Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Di ba panay-atake kayo sa kanya? Instead na magalit ang taong bayan kay Pangulong Duterte, lalo tuloy napapalapit si Pangulong Duterte sa taong bayan dahil nakukuha ni Pangulong Duterte yung simpatya ng taong bayan. At ganun ang nangyayari ngayon. Hinding-hindi kayo matuto. Patuloy niyong pinipilit pabagsakin si Bongbong Marcos sa mga kaparaan ng luma na gawa-gawa na lamang ninyo at paulit-ulit ninyong nire-raise sa araw-araw na inyong pagsasalita at pagbabalita. Pero ano ang epekto sa taong bayan? Wala. Hindi nyo ba napapansin yon? Dapat mag-shift kayo ng strategy. Ito kahit kalaban namin kayo sa politika, dapat siguro maturuan namin kayo. Mag-shift kayo ng strategy. The nature of the Filipino, of course, is we are sympathizers. Di ba? We are sympathizers. Pag nakikita natin na yung tao inaapi, probably kinakampihan po natin yon. At lalong alam natin kung yung tao naman ay walang ginagawang masama sa kanyang kapwa. Si Pangulong Duterte, paulit-ulit niyong pinalalabas na masama nung siya ay kumakandidato pa lamang sa pagkapangulo hanggang siya ay naging pangulo. Paulit-ulit niyong binabalita na ganito kasama si Pangulong Duterte. Ano ang nangyari? Lalo lamang nakukuha ni Pangulong Duterte yung simpatya ng taong bayan. Yan ang hindi niyo natututunan. Yung old ways ninyo kung paano niyo pinatalsik si Pangulong Ferdinand E. Marcos ay hindi na po ubra sa kasalukuyan. Yung mga kaparaanan na paggamit ng mga matatamis na pananalita kasama ng simbahan, hindi na po uubra yan kasi gising na po ang taong bayan na hindi dapat gamitin ang relihiyon pagdating sa politika.
Kaya nga clearly stated sa ating constitution that there should be a separation of church and state. Di ba? Tapos makikita po natin, binabalita nyo, hindi ko lang nailagay dito eh, nakaganon pa yung mga kamay ng mga kaparian sa kamadre kay Lenny Robredo. Sa tingin nyo ba, effective yon sa pangangampanya? Hindi. At higit sa lahat, ayaw ng taong bayan ang EPAL. Pag EPAL, lalo lang yan, I'm sorry sa kumakain, alas 12 pasado pa lang ngayon, lalo lamang silang naduduwal. Di ba? Naduduwal sila kasi ayaw nila sa mga taong mapagpanggap, mga plastic, at hindi totoo ang nilalayo ng kanilang mga puso. Ganon ang mga Pilipino. Karamihan sa mga Pilipino, nababasa kung ano ang kabutihan ng iyong puso. Mararamdaman naman natin yan eh. Pagkakaharap natin ng ating kapwa, alam natin kung nakikipagplastikan lamang sa atin ito o hindi. Ako, sa totoo lang mga tol, kapag kakaharap ko ang isang tao o kausap ko, ramdam ko kung siya ba ay nakikipagplastikan sa akin o hindi. Same way, maaaring ganun din naman siya sa akin. Pero ang maganda, napipiit namin ang isa't isa at nagiging civil kami sa pag-uusap. Yun ang pinakamahalaga. Kayo, hindi nyo magawa yun eh. Kung hindi nyo kayang makipagplastikan sa taong bayan, eh better, huwag kayong pumasok sa larangan ng pagbabalita. Kasi kayo, mga nagbabalita, particular kayong Rappler, dapat nakabase kayo sa katotohanan lamang, facts. Kaya nga yung title ng inyong profession, journalist. Pag sinabing journal, ibig sabihin, based on what had happened. Ha? Yung totoong nangyari. Hindi yung claim lamang ninyo at ibabato ito para makapanira particular sa pagkatao ni Bongbong Marcos. Okay? We are on live now for almost an hour, 10 minutes more. So much for that. Punta po tayo sa inyong mga komento. At bigyan po natin ng reactions yung inyo pong mga pinapahiyag dyan sa chat area. Sino pa? Si pasensya na sa mga nalagpasan po ang komento. Medyo umabot po kasi tayo ng 400 ngayon. Kaya mabilis po yung StreamYard comments. Pakita ko lang po sa inyo para nakikita nyo po yung kung gaano po karami yung nagme-message sa atin. Nire-respeto ko po ang pananaw ng bawat vlogger. Sabi ko nga, wag nyo lang akong kantiin ng personal. Hindi ko kayo papatulan kay Bongbong Marcos. Kasi iba po ang layunin ko sa pagtatanggol kay Bongbong Marcos. Ako po, mas nagpo-focus po ako sa mga kalaban niya sa politika. Katulad po si Lenny Robredo. Bakit ba si Lenny Robredo ang palagi ko pong kinokontent? Dahil sa mga survey, kasi si Lenny Robredo ang pumapangalawa. Pagka napalitan po yan, halimbawa tumaas po si Isko Moreno, iko-content ko po si Isko Moreno. Pero yung ginagawa ko ay believe hindi po illegal at higit sa lahat, sa aking pananaw, yun po ang nararapat. Katulad ng palagi kong sinasabi, ang pangangampa niya ay dalawang uri. Mangangampa niya ka para sa iyong kandidato at ipapahayag mo yung mga magagandang ginagawa nito para iboto ng tao. Sa kabilang dako, mangangampanya ka doon sa kalaban ng iyong kandidato at ipapahayag mo ang mga katangian nito na hindi dapat iboto ng tao. Yun po yung ginagawa ko dito kaya ako kinokontent si Lenny Robredo. Sa ibang pagkakataon, katulad yung si Leody de Guzman, tinitira nila kasi directly si BBM kaya wala akong magagawa kung hindi ipagtanggol si BBM.